Grabe po na kalabasa ito. So, dikit-dikit po yung bunga. Iwan ko paano tatapusin mag-harvest ito pag ito ay hinarvest na. Dahil sobrang dami po ng bunga niya. Dahil sa ginawa natin na mga pag-apply ng mga chemicals. So, grabe po yung chemicals na in-apply natin. Halos hindi maano, kada lakad natin may bunga yung kalabasa. So napaka-effective po ng mga chemicals na in-apply natin para mamunga ng marami yung kalabasa. Ito oh, dikit-dikit yung bunga. Oh, tingnan nyo, halos isang ano lang, ilang pulgada lang yung distansya ng bunga niya. So can you imagine, ayun, dikit-dikit na. Ayan, mayroon na, hindi pa ako nakaka-isang lakad, mayroon naman, okay po. Okay, mayroon naman doon po, dikit-dikit na po yung bunga. Yung grabe po, napaka-effective ng ating chemicals. So, ayun pa, hindi pa ako naglalakad. Ayan, mayroon dito malaki. Opo, ayan. So, grabe ka-effective, napaka-effective po na chemicals. Ayan pa, mayroon na. Ayun pa. So, hindi ka pa halos kada lakad mo. Oh, ayan pa. Oh. Ayan pa. Mayroon naman doon. Ayun po. So sobrang dami po ng bunga dahil sa chemicals na in-apply natin. Ayan, dikit-dikit na. Ayan po, tatlo. Nagdikit-dikit yung tatlo. 1, 2, 3, 4. So nagdikit-dikit po yung bunga ng ating kalabasa. So tunghayan nyo po ako, samahan nyo ako at ipakita ko sa inyo kung bakit ganito yung pamumunga ng ating kalabasa. So samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo yung mga chemicals na ginamit natin. Welcome mga kagwapo. So, kung nakita niyo, nandito naman tayo sa kalagitnaan ng ating kalabasa. So, ayan. It's the time na malapit na siya mag-flower, mamunga. So, ang ipapakita ko sa inyo ngayon at ayan, nakita niyo yung ating kalabasahan. So, mag-apply tayo ng mga chemicals kung paano mamunga yan ng marami. Paano siya mag-boom yung flower niya. So, we're going to use a lot of chemicals para at least hindi masayang yung investment natin kasi mamumunga ng karami-rami yung ating kalabasa dahil sa i-apply natin ang mga chemicals. So, samahan nyo ako at alamin kung ano-ano ang mga chemicals na ito na ating i-apply para mamunga ng marami yung ating kalabasa. Then, after natin ma-apply yung chemicals, ipapakita ko din sa inyo kung gaano ba talaga karami yung bunga niya. So, para makita nyo kung talagang effective siya. So, ipapakita natin after a week, we will make another video at para sa epekto ng ano nang i-apply natin na chemical kung talaga bang mamumunga ng marami gamit ang mga chemical na ito. So let's continue mga kagwapo, tara samahan niyo ako. Okay mga kagwapo, so ito na po yung hinihintay niyo na gusto nyong makita kung anong i-apply natin, anong sikreto natin, anong pinaka mabuting gawin sa pagkakalabasa upang mamunga ng marami. Dahil yun naman talaga yung pinaka goal natin na mamunga ng marami yung kalabasa natin. So, first of all, of course, mayroon tayo ditong sprayer, 16 liters capacity. So, ito yung gagamitin natin. Una sa lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo na itong mga chemicals na ito na ipapakita ko sa inyo ay hindi ito commercial purposes at mas lalong hindi itong sponsor. Mas lalong hindi po ito sponsor itong mga chemicals. Base lang po ito sa kung ano talaga yung totoong ginagamit ko sa aking pagkakalabasa. Yung totoong-totoo talaga na ina-apply ko. So, hindi ko ito pinapakita sa inyo dahil ito ay isang sponsorship or isang commercial. So, ito po, ang ginagamit ko, so isang ang pabulak, ay ito. So, makikita ito sa iba't ibang agri-supplies. So, kayo na yung bahala. Actually, marami po tayong pabulak na brand. So, kayo na yung bahala maghanap. At least, may idea na kayo kung ano yung ginagamit ko at ano yung ginagawa ko para mamunga ng marami yung kalabasa. By the way, after 1 week, mamumulak na ito. So, i-upload ko para makita nyo kung talagang effective siya. So, yun yung pinakamagandang proof. So, makikita nyo
kung gano'n talaga karami yung pamumunga ng ating kalabasa after natin mag-spray ng mga chemicals na ito. So, second is mayroon tayong liquid, bone flour din. Mayroon tayong bone flour. So, ihalo natin yung powder na bone flour tsaka yung liquid. So, meron din tayong high grade, pampadagdag taba, high grade foliar fertilizer. So, kayo na yung bahala kung anong gusto niyo na foliar. So, mayroon din tayong ihalo ko itong apat. Then, mayroon din tayong paghaloin natin yung apat. Paghaloin natin. Para kompleto. Para isang bisis lang tayo mag-apply ng chemicals kaysa pabalik-balik tayo. So, mayroon din tayong dietin para sa ang purpose ko nito para hindi malata yung bunga niya. Para hindi ma-dispose yung bunga niya. Tsaka para sa pang fungicide. At saka pang sticker. Pang sticker din kasi ng chemicals yung dietin para sa akin. So, ito. Haluan ko din ng dietin powder. So, ito. Ito yung mga natin. Ito yung mga i-apply natin. So, meron tayong apat na chemicals na i-apply ngayon. Okay, so let's proceed. Okay mga kagwapo, so unahin na natin yung ating bone flour powder. So lahat ng chemicals na ito tigdadalawang tablespoon yung nilalagay ko po para pantay-pantay yung yung timpla ng ating chemicals. Pero mas better kung meron kayong kung hindi kayo nagtitipid. So mga 3 to 4 tablespoon, mas maganda kasi yung pag mas malaki yung timpla ng chemicals mo. So mas effective siya. So dadalawang tablespoon yung ilalagay natin dito sa ating 16 liters capacity na sprayer. 16 liters yung capacity po nito. So let's try. So ito po yung itsura niya. So kulay green siya. Sky blue, kulay sky blue siya. So ayan. Ayan. Yan po yung itsura niya. So ilalagay na natin dito mga kagwapo. Okay, so nalagay na natin yung powder natin. So powder natin na bone flour. So ito naman yung isusunod natin, yung dietin naman natin. So pwedeng isang tablespoon lang yung ilagay ko na dietin mga kagwapo kasi for lang naman ito, fungicide purposes tsaka pang sticker. So isang tablespoon lang yung ilalagay ko. Yan. So, isang tablespoon lang po mga kagwapo yung ilalagay natin. Then, after that, mga kagwapo, tapos na tayo sa ating mga powder. So, dito naman po tayo sa ating mga chemicals, sa ating mga liquid na chemicals. So, bone flour again na liquid. So, another 2 tablespoon. Ayan, so dito naman po tayo sa ating pampadagdag taba tsaka para talaga makita talaga natin na yung kaganda-ganda ng kalabasa natin pag may foliar. So bukod sa pag-apply natin ng mga ibang fertilizer, so mayroon tayong yung liquid na fertilizer. This is the foliar, so high grade po ito. So another 2 tablespoon po mga kagwapo. Ayan, kulay green siya. Kulay green. Ayan.
So 4 tablespoon po yung nilagay ko na pulyar natin para effective. 4 tablespoon po yung aking nilagay para effective talaga. So kita nyo naman mga kagwapo. So yan yung mga technique sa pagkakalabasa. So marami pa talaga tayong dapat aralin o matutunan sa pagkakalabasa. Sapagkat itong pagkakalabasa pag marunong ka nito pwede ka naman talaga yung mama nito. So let's try mag-e-spray na tayo mga kagwapo. So samahan nyo po ako para makita nyo. So anyway mga kagwapo, bago natin i-spray po yung ating mga chemicals, after natin malagay sa ating sprayer, wag nyo pong kalilimutan na kailangan isik natin ito. Isik natin ito ng paulit-ulit upang sa ganun ay ma-mixture at saka matunaw siya at mahalo talaga siya sa tubig. Nang sa ganun ay hindi masayang yung expenses natin sa ating mga chemicals at maging effective siya. So kumuha po tayo ng maliit na stick tapos isik natin ng paulit-ulit. Okay, so mag-spray na po tayo. Okay mga kagwapo, so ito na, ready to spray na tayo mga kagwapo. So by the way mga kagwapo, gusto ko lang po ipaalala sa inyo na pag tayo nag-spray o nag-apply ng mga chemicals, dapat naka face mask po tayo, naka gloves. So yun po yung ano, para alalahanin po natin yung chemicals, itong pag-apply ng chemicals yung ginagawa natin. So makakasama sa ating kalusugan pag wala tayo sa proper attire ng pag-apply ng mga chemicals. So kailangan naka face mask tayo. So wala lang akong face mask ngayon kasi para makita yung mukha ko sa video. So tara po, samahan nyo po ako at mag-spray na tayo. Hello mga kagwapo, so ito po ay karugtong nung video natin na kung saan ay nag-apply tayo ng mga chemicals at mayroon tayong apat na chemicals na ginamit at ito ay upang magbunga ng marami or mamulaklak ng marami yung ating kalabasa. So ngayon, let us witness, everybody will be know kung talagang effective yung ginawa natin na pag-spray para mamunga yung ating kalabasa ng karami-raming bunga. So let us witness, tingnan nga natin. So ayan, nandito na tayo, kikita kayo dyan, nakikita nyo yung mga nakikita nyo yung mga bulaklak. So ayan, so tingnan natin kung gaano karami yung kanyang bunga. So pag marami, ibig sabihin effective. So let us see. So ayan mga kagwapo, so titingnan natin yung kalabasahan natin, yung kalabasa farm natin, magtutor tayo. Tapos titingnan natin yung mga bunga niya kung marami. So okay, dito pa lang sa kinatatayuan natin, mayroon ng apat na magkakatabi-tabi. Parang magbabanggaan yata ito pag malaki na eh. Kasi usually parang yung maliit na palangga na ito pag lumaki. Yung isa. So yung dalawa for sure magkakabanggaan yan. So can you see? Mayroon ditong isa, mayroon din isa. Then mayroon din naman doon dalawa. Ayan, na magkadikit. Ito yung isa. So can you see mga kagwapo? Dito pa lang sa kinatatayuan natin, mayroon ng apat na nagdikit-dikit na bunga. So, actually, sobrang tuwang-tuwa ako ngayon. Alhamdulillah, kasi napaka-effective. Mayroon pa pala rito ang isa. Yan. Oh, lima na magkakadikit. Mayroon pa doon. Halos, hindi umabot ng isang metro. Ayan. Mayroon pang kadikit doon na isa. So, grabe yung bunga mga kagwapo. Ayan. So halos kada lakad mo mga kagwapo mayroon. So dito tayo banda.
Ayan. Ayun, mayroon din. Ayun, mayroon din. Oh, magkakadikit-dikit. Ayan, mayroon din. Ito, ito. Tingnan nyo, ayan. Ayan. Ayan, mga kagwapo. Grabe yung bunga. Grabe, mga kagwapo. Ayan, ayan. Ayan. Mayroon pang kadikit doon na isa. Ayun, oh. Grabe. So, can you see, mga kagwapo? So, hopefully, natuwa kayo. Dahil baka kayo rin ay magkalabasa. Ayan, ayan. 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 Lahokbar, mapagod tayo nitong harbisin, mga kagwapo. Dahil kadalakad natin, ah. Yan, yan. Sobrang dami. Ayan yung mga kalabas, yan yung kalabasahan natin, mga kagwapo. So, as you can see, aside sa bunga, sobrang kapal na naman kanyang kapal ng kanyang dahon. Makikita nyo nung nag-spray tayo, hindi ganyan. So ngayon hindi mo na makita ang lupa, natabunan na ng ano. Wala ka nang makitang space na bakante, natabunan na ng dahon ng kalabasa. It's because ginamit natin na foliar fertilizer. So sobrang effective din yung foliar fertilizer aside sa pamumunga. So ayan. Yung that is why na pag ako'y nag-spray ng pangbunga eh may halo talagang foliar fertilizer. So kaya yan, tingnan niyo, wala nang bakanting space. Kumapal masyado yung dahon ng kalabasa. Wala na siyang bakanting space. Yun nga, dahil nag-grow masyado yung dahon because of foliar fertilizer. So continue tayo sa pagtutur kung gaano karami yung kanyang pamumunga. Yan. Ayan, mga kagwapo, sobrang dami. Ayan po. Okay. So, as you can see, mayroon ditong nagdikit-dikit naman yung bunga. Ayan. Mayroon siya dito. Tapos, magbabangga na ito. Dahil sa sobrang dami, mga kagwapo, ng bunga niya. Sa ginawa natin na malupit na process, farming process sa pag-grow ng kalabasa. So, nagbangga na yung mga bunga, ano? Magbabanggaan yan. Tapos, baka pag nagbanggaan kasi ito, possible, yung shape niya is hindi siya pabilog. Kasi pag mabangga yung bunga ng kalabasa sa isang object, so that is this disadvantage. So, ma-reject siya. Pag mag-deform yung shape ng ating kalabasa. So ang gagawin natin dyan, dahil nagdikit sila at magkakabanggaan, mag-deform yung shape niya. Tapos it becomes a reject. So medyo ilayo natin yung isa. Yan, hilain natin yung isa. Yan, hilain nyo lang kanyan. Hilain nyo yung isa para hindi sila magkabanggaan, ano? Yan. Pwede kasi yan hilain pag nagdikit para hindi sila ano. Tapos mayroon naman ditong isa, ayan no. Tingnan nyo, halos isang dangaw lang yung ano. 5 pulgada lang yung pagitan ng mga bunga niya sa sobrang dami. Ayan yung isa, ayan yung 3. Isa dito, isa doon. Tapos dito sa kabila, nagdikit naman yung 2. Grabe. So, makita nyo, mga kagwapo. Ayan. Mayroon naman dito sa alos isang lakad mo lang. Then, mayroon doon. Ayun. May malaki doon. No? Ayun, malaki na. So, after natin mayroon pala dito malaki. Yan. Malaki na. So, after natin mag-spray ng pampabunga, bomb flower, after 1 week ganito na siya. So grabe. So hopefully ma-encourage kayo at magamit nyo ang mga technique na to, mga pamamara na to, para mag-grow yung bunga ng ating kalabasa. So ayan o, kalawak-lawak. Ayan. So alhamdulillah at nakakapag-process tayo ng ganito na farm. So hopefully tumama tayo ng presyo nang sa ganun na hindi naman masayang yung effort natin sa kayong bunga ng kalabasa natin. So, yan mga kagwapo, meron dito malaki rin.
Ayan, malaki rin. Ayan, ayan, hindi pa ako naglalakad. Meron ng malalaki. Ayan, ayan. Sobrang dami. Halos nagdikit-dikit na. Ayan, maliliit pa. Dikit-dikit na, ayan. Ayan, ayan, hindi pa ako naglakad, ha? Whew. Nagdikit-dikit yung bunga. Hindi ko ma-imagine gaano karami yung bunga ng ating kalabasa. So, aside from that, may ginagawa pa tayong process. Ipapakita ko sa inyo another process na natural process na hindi tayo gagamit ng chemicals pag nag-flower na yung ating kalabasa. May ipapakita ko sa inyo. Pakita ko muna yung mukha ko kasi kailang actual video ito. So this is another technique. Okay mga kagwapo, so nakita nyo naman yung bunga ng ating kalabasa. So namangha kayo at nakita na natin alhamdulillah na effective yung ginawa nating import tsaka mga chemicals na inapply. So sobrang dami ng bunga. So ngayon mayroon pa tayong ibang technique na natural. After pag nagbulak na yung ating kalabasa, pag ayan na siya, namumunga na, nakikita na yung mga bulak niya. So, mayroon tayong natural process. Ito yung sabi nila ay para dumami din yung bunga niya. Tsaka, malalaki yung bunga. So, ang gagawin natin mga kagwapo, usually, talagang ginagawa ito ng mga planters ng kalabasa. Ng mga nagpa-farm ng kalabasa. So, bali, yung bulak ng kalabasa, yung isa dyan, is walang bunga. So sinasabi nila na usually tinatawag na yan natin yan sa probinsya na yung sinasabi nila na babae, lalaki daw yung kalabasa pag nagbulak siya na wala siyang bunga. So ang gagawin natin, sabi nila breeding kasi yung tawag nila dito. Binibreed natin. So sabi nila ano natin yung kalabasa, breed natin doon sa may bunga para mas dumami yung bunga at saka mas malalaki. So maghanap tayo ng bulak na lalaking kalabasa kung tawagin nila, or yung walang bunga na flower niya. So si sexual transmitted natin doon sa ano. Sabi nila pinapag, that's a sexual process of plants, sabi nila pag ganun yung ginagawa natin. So ito, mayroon na tayong nakita. Makita nyo, walang bunga yung ating ano, walang bunga yung flower. So tatanggalin natin. Yan. So tanggalin natin itong flower niya. Tatanggalin natin. Sandali. Ayan. So ayan mga kagwapo, tanggalin natin itong flower niya. So bali ang matitira lang itong ano niya, ito lang yung matitira. Tapos ang gagawin natin mga kagwapo, puntahan natin yung may bunga na ano, pasok natin doon sa parang sa flower ng ano, sa flower din ng ano, may bunga na kalabasa. So it's a sexual process of plants, sabi nila. So nagsisex din yung pinapasex din natin yung ano, yung plants para magkaroon ng process na kung saan ay mas maraming ibunga o mas malalaki yung bunga ng ating kalabasa. So ito ay ginagawa talaga ito ng mga ano natin, mga kalabasa planters. So hanap tayo ng may bunga na kalabasa na ito. Okay mga kagwapo, so pakita ko sa inyo kung paano natin siya gawin. Ito na, naghahanap na tayo ng may bunga na kalabasa. Ito. So, yan, pakita ko sa inyo kung paano gawin. Okay mga kagwapo, so nakikita nyo ito. Itong kalabasa natin na may bunga. So, mayroon siyang tatlong dyan, oh. Nakikita nyo. Iwan ko anong tawag dyan, hindi kasi talaga ako expert sa, about sa mga
science about sa science ng when it comes to plants. So hindi ko alam yung ano, hindi ako familiar sa mga term na mga ganito. So anyway, never mind that. So ito, ididi natin siya sa itong tatlong ano niya, nakita niyo to? Itong tatlo. So ididi natin siya mga kagwapo. Yan. Yan, hindi natin yung ikis-kis natin siya, ikis-kis kung baga. Ikis-kis natin yung flower ng lalaking kalabasa doon sa babaeng kalabasa na may bunga. So yan. Ikis-kis natin. Then after natin makis-kis mga kagwapo, ipapasok natin, hindi natin, tsaka iwan natin diyan mga kagwapo. Kasi mga kagwapo, pag mainit ng araw, usually pag malapit ng mag-afternoon, so itong ano is iipitin niya yan kasi magka-close yung bulaklak ng kalabasa pag mainit na yung araw. So maipit niya yan, so magkakaroon na ng breeding. So that is the process mga kagwapo na ginagawa ng ating mga kalaba ng ating mga kababayan na nagpa-farming ng kalabasa. So yan mga kagwapo. So yan ang isa sa process natin na ginagawa after mag-flower yung ating kalabasa. So let's back mga kagwapo. Ayan mga kagwapo, so welcome po. Ayun. So nakita na natin na talagang sulit yung ginagawa natin ng mga process mga kagwapo. So hopefully may natutunan kayo at ma-encourage din kayo na magkalabasa farm. At saka siyempre bago ka magkalabasa, bantayan mo muna kung mag-research ka muna at magtanong-tanong or bantayan mo muna or mag-observe kung kailan mahal yung kailan tigmahal yung presyo ng kalabasa. Nang sa ganun ay hindi masayang yung ano, yung effort mo, tsaka siyempre para kumita tayo, that is the reason naman talaga kung bakit tayo nag hahanap ng magandang farm, magandang produkto sa farming. Para yun ay para kung saan tayo kikita. So isa sa pinagmamalaki ko na pinagkakita ng malaki when it comes to farming is kalabasa. Dahil pag tumama ka dito, para kang tumama ng loto, mga kagwapo. Dahil nga sa konti yung expenses, din yung labor, konti lang masyado yung labor, din konti lang masyado yung expenses, halos napaka-kaunti ng pera nating nilalabas when it comes to capital pagdating sa pagkakalabasa, mga kagwapo. So, hopefully, hanggang doon lang po. So napakalaki pong tulong ito sa mga gusto magkalabasa. So I encourage you to apply, or kung mayroon man kayong ibang alam, so pangdagdag nyo na lang ito at share lang tayo ng kaalaman, dahil marami pa naman din akong hindi alam when it comes to pagkakalabasa o sa ibang mga pagpa-farming. Hindi lang naman kalabasa yung pinipicture natin dito, basta pagpa-farming at pagninegosyo. So share lang tayo mga kagwapo. So maraming salamat po at stay connected to Markalabutig farming content. So stay lang po kayo sa ating YouTube channel at huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like at pakiclick na din ang notification bell at select all para updated ka sa lahat ng mga i-feature natin na pagpa-farm at pagninegosyo. So maraming salamat mga kagwapo.